Hello. So welcome ulit sa ating panibagong vlog sa araw na ito. And before kong simulan ang vlog na to, ay gusto kong muna pasalamatan ang patuloy na sumusuporta sa ating channel. And maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at nagsusubscribe sa channel na to. And sana pagpatuloy nyo pa po ang pag-subscribe and pag-support sa channel na to upang magawa natin ang pangarap natin na makapagtayo ng isang team na mag-educate sa mga kabataan and tutulong sa kanila upang mapalawig pa nila ang kanilang kaalaman about technology and makatulong sa kanila upang ma-enhance ang skills na kung ano man yung kanilang gusto. So, ngayon, gusto munang i-share yung about sa Arduino. So, meron akong package na dumating from Lazada. By the way, matagal na itong dumating. So, ngayon ko lang siya i-vlog. And, share ko lang sa inyo kung paano natin maitetest yung Arduino. Ito siya. Ito. By the way, ang tawag dito is Arduino Nano. Mas malaki dito, Arduino Uno, sumunod Mega, and marami pang iba na kasunod. So, ngayon, share ko lang sa inyo kung paano ba natin maitetest kung working ba yung nabili natin na Arduino. So, by the way, pareho siyang Nano. So, ito, na-order ko to matagal na. Kaso nga lang mukhang defective. And ito, kamakailan ko lang rin nabili sa Lazada. Lazada rin to. From Lazada, ang kanyang shop ay Maker Lab, from Maker Lab Electronics ng Lazada. So, na-testing ko na siya. And working naman. So, working naman tong Arduino Nano na to and alam ko naman trusted yung shop na yon or yung store na yon sa Lazada kasi nga umorder na rin ako ng kung ano-ano sa kanila and mas gusto ko yun kaya unlike dito ayaw niyang gumana. So ayun, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba matest kung gumagana itong Arduino na to. Marami pa akong ibang package dito, mga sensors, pero dito muna tayo mag-focus. So, bago natin i-testing, huwag muna natin kalimutan na i-like itong channel and subscribe na din so, para sa ikaw-unlad ng ating ekonomiya. So tara, simulan natin ang pag-test. Ayan. O, para ma-test natin ang ating Arduino Uno, kailangan natin itong cord na to. O, kasama na naman na siya pag in-order itong Nano natin, itong Arduino. Kasama na siya pag in-order. O, simple lang ang paglagay. Saksak lang natin dito. Medyo mahirap dahil ako lang mag-isa. Ayan. Then lagay lang natin dito sa ating USB port. Ayan siya. So ganito yung ano. Ayan. Then kailangan lang rin natin ng app na Arduino IDE or ang Arduino IDE. Ito papakita ko sa inyo. Ayan. Arduino IDE. Yan yung kailangan nyo na app para mapagana yung ating Arduino. So, balik tayo. So, gumawa na ako ng simple program na iloload natin dito sa ating Arduino. So, ito. Simple lang siya. Gagawin lang natin is upload. Upload. Ito. Upload lang natin sa ating Arduino. And kung gusto nyo i-save, save nyo na lang since testing lang naman, kakancel ko. Skip.
So, sa part na to, hindi siya na-upload. Ito. Hindi na-upload yung ating program dahil nga nagkaroon ng problem. So, para ma-fix tong problem na to, ang gawin lang natin is punta tayo ng tools and piliin natin ito. Ito kasi ay nakalagay sa Arduino Uno. Pero ang ating Arduino is Nano. So, select natin yung Arduino Nano. Here. Select the Nano. Ito. Then, tools ulit. Support. Kung minsan nagkakaroon din ng problema, support. So, try natin sa ganitong setup. Kung mag-upload na. So, upload ulit natin. And, cancel na lang. Dahil di naman natin save. For testing lang. So, nagkaroon ulit ng problem. Sabi nun, problem uploading. So, let tools. Yung port. Tools. Port tayo, COM7. And, upload ulit natin. And, cancel. So, yan. Makikita nyo sa ilalim yung ito. Done uploading. So, ito. Kung napansin nyo, kanina, yung ilaw nito is nagbi-blink. Pero ngayon, naka-steady na lang siya. So, ba't nag-steady? Dahil nga sa aking program. Ang nilagay ko kasi is digital right 13 high. So, steady lang siya. Bali, naka-high lang. So, ibig sabihin, good yung ating Arduino. O, para na din sa information ng marami. So, babaguhin ko yung ating program. Gagawin ko naman, nagbi-blink to ng mabagal. Every 1 second, magbi-blink siya. So, lagyan lang natin ng delay. Add natin delay. Yan, binago ko yung program and naglagay ako ng delay. Yan. So, try natin i-upload ulit and pansinin natin yung reaction ng ating Arduino. Upload natin. Cancel. Pansinin natin yung reaction ng ating Arduino. Ito na siya ngayon. Nagkaroon na siya ng blinking. So, meaning, ang ating Arduino ay good. Ganun lang siya mag-try. Ganun lang i-testing yung ating Arduino. By the way, etong gamit ko na Arduino na to ay hindi siya legit na Arduino talaga. Legit na gawa sa Italy. So, bali, imitation lang to. And, sabi natin class A na Arduino. Good naman siya, working as pareho lang ng sa legit Arduino. Ang pagkakaiba lang nila, itong mga ganitong brand, kinakailangan niya ng drive na to upang mapagana natin yung Arduino. So, etong ganitong Arduino is nag-worth lang siya ng 200 pesos, 200 plus sa Lazada. And kahit pag bumili kayo sa Manila, sa Raon, 200 or minsan mas mahal pa, nas 300. So, bakit ganito yung ginagamit natin? Isang reason ay yung sa price comparison niya. Ito ay worth lang na 200. Pero kapag binili natin yung original na Arduino talaga, nag-worth siya ng 1,000. Pareho lang naman sila ng performance. Ang kaibahan nga lang yung kanyang lifespan. Siyempre, mas matatag yung original kaysa sa imitation lang. Pero
good pa rin siya, especially kung ginagamit nyo lang naman sa mga projects, sa pag-aaral, and sa pag-enhance ng inyong skills. Good na good tong ganitong Arduino. Kahit huwag na tayong bumili ng legit. Dahil legit din naman to, kaso nga lang Class A. Class A lang siya ng original brand. So, masyadong mahal kapag original yung ating binili. Eh, nag-aaral lang naman tayo and kailangan natin ng maliit na budget lang. So, advisable na rin na gamitin natin to. Hindi naman siya illegal kasi nga nasa market naman. Kaya kung gusto nyong matuto lang is eto na lang gamitin nyo. Huwag na yung original dahil sa price. Masyado mahal. So, yun lang. Kung gusto nyo pang matuto or madagdagan ang inyong kaalaman sa Arduino, willing akong magturo or mag-share sa inyo. And meron ako ditong workbook sa Arduino. So, sa mga susunod na vlog, ipapractice natin itong paggamit ng ating Arduino. By the way, isang paalala lang na ako po ay hindi professional sa larangan na ito. Pinag-aralan lang namin ito sa college within one sem. Isang sem lang. And hindi pa yun talaga buo na pinag-aralan dahil nga syempre sa isang sem, which is ilang months lang naman. Meeting lang every week and kumisan hindi pa yun buo dahil nagkakaroon ng mga walang pasok or kung ano man na interruption ng klase. Kaya ang knowledge ko dito ay hindi siya ganun kalalim pero pwede na para sa mga nagsisimula. So, i-share ko sa inyo yung mga alam ko and sabay nating pag-aaralan ang Arduino. So, kung ano man yung natututunan ko, i-share ko sa inyo para matutunan nyo din and kayo na bahalang mag-enhance ng knowledge na i-share ko sa inyo. So, maigi na yung nag-aaral tayo sa sarili natin. By the way, nag-aaral lang din ako sa sarili ko and I want to share my knowledge sa inyo upang maging knowledgeable din kayo and ma-enhance nyo ang inyong skills. So, yun lang and stay tuned lang sa ating vlog. Patuloy nyo lang pong panoorin and subscribe ang ating vlog, Mitch Montales. Follow nyo na din. And before I end this video, shout out muna sa aking former classmate na singkit na si Joan Lauren D. And thank you sa pag-support ng ating channel and sa mga gustong maging part din ng ating video. Just leave your comment sa comment section natin and di man malaki ang family pa sa channel na to, your comment will be highly appreciated dahil I can feel na hindi ako nag-iisa sa paggawa nitong video na to. So, tulungan nyo akong mapa-unlad itong channel na to upang marami tayo matulungan na nangangailangan ng kaalaman, especially dun sa mga nag-aaral and gustong magpa-unlad ng kanilang knowledge and skills. Tulong-tulong tayo guys and let us support each other by means of sharing and supporting each other's career. So hanggang dito na lang and thank you sa mga sumusuporta. Keep safe especially ngayong may pandemic. So bye-bye.